Sa babo, isa pa. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. A sworner seeketh wisdom, and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Let's pray, Panginoon. Salamat sa masiyahan, Panginoon. Especially learning you, Lord. Willing sa mga pasalan ng kalang sa Panginoon. Ito po mag-request. Ito po mag-gabay sa amin. Ito po magpatawa din. Ito po ang lalang sa taas. Amen. 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 Okay, muna po tayo. So, mayroon tayong 5 minutes. Extend natin ha, kahit mga 15 minutes. Nag-enjoy pa kayo? Nag-enjoy? Yes! Yan, okay. Gusto ba ako nag-enjoy ko sa inyo? So, maganda yan, di ba? Mas maganda yan yung nagkakabalaan nyo, di ba? Sikil ha, aral ka din. Sikil, flash yung Bible. Flash yung Bible. Flash yung contest. Laki ano yun, sa tatay nyo, meron. Meron. Oh, sige. Every wise woman buildeth her house, but the foolish pluck it down with her hands. So again, talinhaga po yan, ano yung sabihin yan? Sino ba nagtatayo ng ano? Tahanan. Obviously, yung lalaki, pero pag sinabi yung babae yung nag-build, ibig sabihin naman parang build up, parang ito, exhortation. Yung sa mga tao sa exhortation, ganito, or yung edification is building up. So, dapat yung nanay, okay, yung mga special yung mga anak, or minsan yung asawa mong lalaki din, minsan pag nakita mo kailangan na encouragement, so yung magbibigay na, kung wise ka, no, huwag mong sirain. Ito kasing ganung babae, na kung may mga dahilan, siguro na mistake sa buhay. No? Hindi rin naalalayan. Minsan siya yung sumisira sa pamilya niya. No? Medyo masama yung pero yun nga, nangyayari kasi yun. Ngayon, masayang tingnan yung mga bagong kasal. Eh. Pero pag pumasok na yung mga pagsubok, okay, makikita niya yan. Minsan nagkakasiraan sila. Lala ko tuloy yung showbiz, siguro nasuntukan pa. Ano nyo ba yun? Yeah, so yung wise, binibuild na dapat. Kung ano yung makakabuti sa pamilya nyo, yun ang gawin mo. Especially guys, sa mga bata, huwag yung sisiramin yung tatay niya sa mga anak. Okay? He that walketh with uprightness, with his uprightness feared the Lord, but he that is perverse in his ways, despiseth him. Okay, so yun, despise. The Lord, no? Pag ikaw daw ay upright, may takot ka sa Diyos. Oo nga naman kasi, again, kaya itong mga bata, sinasanay natin sila, may takot sila sa authority. Pag walang takot na yan, isa sa mga makikita mo sa mga batang hindi natutuluan, yung, paggulo-gulo. No? So, pero pag na-control yan, at lalo na yung mga batang talaga natuluan, kahit nasa labas na sila, na wala nang bantay, di ba? Alam na nila kung bakit sila hindi kailangan magkagulo. So, hindi na yan kailangan ng sinisita. So, makikita mo yun sa mga tao na mag-mature, hindi yun laging kailangan sitahin. No, ba't hindi mo ginawa to? Ba't ganito to? Kung hindi maganda ng pagkakagawa. Okay? Kasi na sila yung natutunan sa sarili nila. Ano yung perverse in this way? Ano yung perverse? Perverse. Oh, pervert. Ano yung sabihin nun? Parang ganun, bastos. Diba? Actually, pervert. Medyo... Sinabing pervert kasi parang taliwas na hindi normal eh, parang ganun eh. No? Pero yun, tama yun. Parang madalas yung ginagamit sa bastos. Kasi yung bastos parang ano eh. Relative. Pero kaya madalas ginagamit yun ang tamang paggamit sa mga bali. So, pwede rin yung mga ibang ganun din. Kahit abnormal na. Okay, so kaya sabi dyan, kung ganun ka na, parang totoo yun sa Romans 1, galit ka kasi sa Diyos. Ganyan yun. Okay, alam niyo na yung tawa natin dyan, yung mga bading. Kaya na
ganyan sila, inayawan nila ang sakto ng Diyos. The mouth of the foolish is a loud cry, but the lips of the wise shall preserve them. Ano sabihin nun? But in the mouth of the foolish is a loud cry. Sa bibig ng mangmang ay ano yung kan? Ang pamalo. Of pride. Ano sabihin nun? Kanya? Nangingibabaw. Pasan ba yung ukan? Pamalo. Pamalo? Ano yung sabihin may pamalo siya sa bibig? Ano sabihin nun? Nakakasakit. Nakakasakit, di ba? Tama yun. Alam niyo, pansinin niyo yan. Kaya kayo din. Minsan nakakasakit yung preacher. Pero hindi gawin. Yung sabihin sa kanila, especially dyan, ang dahilan daw, okay, nakakasakit. Pero minsan yung preacher, ganun din. Pero hindi pala yun. Anong pagkakaiba? Lot of pride. Sabihin, kaya lang siya, kaya ka, maray, sasaktan ka ng, sasabihan ka ng masama. Kasi siya mismo nasaktan. Or kung ano man yan, gusto niya magmataas. Okay, yung example niyan. At maray, sinabihan ka na bobo mo. Eh, mas bobo pa. Okay, okay, tapos ako maray, sa preaching, sinabihan ng masama, kaso ka talagang masama talaga. Maray, ano ba? Ayan, tamad niya. Oh, masama yan, tamad. Tamad-tamad ka. Eh, nasaktan. May pride. Ang yung preacher, pinipreach lang yung tama. Para hindi kayo, alam na, ang matuto tayo. Pag may pride ngayon yung ano, sasagot. Okay? At ang madalas ginagawa niya, na okay, mga medyo matanda na, hindi yan basta sasagot naman dyan, eh, heckler tawag. Pero yung ibang gagawin, pag medyo malaking ka especially, at hindi na alagaan, pasok na ng pasok ng tao, ang gagawin nung maninira na yun. Kung marami ako na yung tao na gano'n sa amin, bandang muli talaga makawala rin yan. So mag-iingat kayo sa gano'n kasi nga, wala na silang pakailang sa church. Ang pinaka-ano ng every member sa pastor, kung may problema ka sa kapatid mo, hindi walang dahilan na umalis ka. Kasi problema mo na sa kanya yan. Eh minsan pag dumami tayo, ang kausapin mo yung pastor, bakit gano'n? So siya yung magre-resolve. Sa magkakapatid din. Ayoko na sa pamilya to kasi kapatid ko. Hindi, tanongin mo yung nanay, tatay, ano bang nangyayari dito? Okay? So, ganun yun. Kaya, ganda naman ng Bible eh, no? In the mouth of the fool is a rod of pride. So, namamalo sila at ang dahilan bakit sila namamalo, nananakit, sa pumito ng kanilang bibig is, mag-pride ka na sila. So, watch out yan. Ang pride nga sa lahat ng tao yan. Pero, especially, sa mga galit sa Diyos. So tayo, habang natutunuhan tayo, inaalalayan naman kayo eh. Iniwala din ako minsan yung ibang tao ay naggaganyan yung pride na tawag ito nag-rise. Minsan pag hindi rin tama yung pag-handle, ano yung pasto, kaya nung magulang. So ingatan natin yun. Pero bandang huli kasi, responsibility niyo sarili yung buhay. Okay? So pag nakikita niyo yung naiging prideful na kayo, mga bata, kahit tayo mga tanda, pakiingatan niyo yan. Kasi ang mangyayari talaga dyan, actually, ito na yung parang pinaka-ano nga eh, tawag ito, manifestation, or yung parang sabi natin, clue. Paano mo masabing prideful ka na? Kung ano, nung bata ka, hindi ka naman prideful talaga. Pero yun yan, nag-grow yan eh. Nahahawa ka. Paano mo masabing prideful ka? Ito, nangyabi na dito. Pag namamalo ka na lang sa bibig mo, yung medyo matatimbing paninira, hindi mo kailangan gawin, no, alam niyo yan, malalaman niyo, especially mga bata, ngayon hindi niyo pa alam yan eh. Actually, makinig lang kayo yung mga news kung paano nagisirain yung mga politiko, yun na yun. Matindi yan, no? Inaalam nila yung pwedeng panghira doon sa iba, okay? Gagawin nila yun. So paano tayo, sabihin mo yung preacher, bakit minsan naninira din ang ibang religion? So hindi tayo naninira ng ibang religion, pero kasi nga mali yun. At matindi yan. Kasi na-explain ko kay Kuya, kaso ngayon pa kayong na-share namin. Kasi medyo wala kaming na-save kasi nga mga hard case yung ano. Yung isa nakapatay na ng tao. Yung isa sobrang dami na ng religion. Ganun din yung isa. Oo, pero yung huli, kala ko okay na eh. Biglang ano eh. Nahihiya daw siya kung ano man ang dahilan.
Hard case na napunta sa amin. Okay lang yan. Pero yung sasabihin, yan, yung mga bata, pag kayo ay, rari yan, kasi ngayon, sa ano pa lang kayo, di ba? Sa maganyan pa lang kayo, nakangarap pa lang kayo. So, naalala ko, kahit nung high school kami, may mga crime na rin. So, pagaling na yan, yung matinding life na nakita ko sa mga classmates ko noon, yun nga, yung mga nasa ano, yung mga nasa top, okay, sila yung nagaganyan. Ano. So, kahit sa mga teacher, nakita ko pag-politik, yung mga ito, ganun. Tapos, hindi lang sa academics, meron pa kami si 80 noon. So, nakita ko paano magtirahan itong mga ito eh. Ako, wala akong pakialam doon. May rango rin ako nung first quarter, pero nung banda ko rin, wala na. Okay lang, wala pakialam. Na-experience ko yung mataas na lang. Lala ko, nakikita ko talaga politika. No? So, anong gagawin nyo pag ganun? Pag yung na nasasagi na yung pride nyo or yung na, ano dito, dito na yung term eh. Parang nafe-feed. Ano ba yung nag-feed sa pride? Yabang, di ba? Paano? Kunwari ako, ipi-feed ko. Paano ko ipi-feed yung pride nyo? Hindi ako ha. Siyempre, kunwari lang. Achievements. Pwedeng achievement. Ang galing mo talaga. Mas magaling ka doon sa iyo. Sabi mo, mas maganda ka doon. Mas... siya yung pinaka. Sabi nyo kung pala kayo, tapos pinipid, magaling ka, huwag kang papayag ng gano'n. Okay? Tayo, huwag tayong papayag ng sisira yung gospel. For example, ganun tayo. Or yung ano natin, yung holiness natin. Ano sabi sa Bible kasi, let not your evil be, let not your good be evil spoken. No, kung may ginagawa tayo sa church, maganda. Sabi, mali naman yan. Kung doktrina. Hindi tayo mapayag. Pero hindi tayo makikipag-pupukan. Ngayon makinig, hindi tayo magagawa. Pero explain lang. Okay, hanggang salita lang tayo. Hindi tayo makikipag-demandaan. Okay? So ano ba? Ano yung nagbubus ng pride? Bukod dun sa ganun. Iba naman, baliktad naman. Didegrade ka naman. Siyempre, ikaw, lalaban ka. Okay? Pag nakita nyo ngayon, sigurado foolish yung tao na yun. At pag na huwag ka nang madala sa hindi, iwas ka na lang. The best na, huwag muna nang isipin yung sinabi nila. Kasi nga, fool eh. Gusto mo bang ma-feed yung utak mo ng foolish people? Panay Facebook ha? Panay-panay? Panay, YouTube, yung mga trending sa YouTube, o kaya TV. Mapupuno ka niyan, maniwala ka. Tapos, puro barkada ka. Yung barkada mo, hindi mga saved. Hindi nag-church, hindi yung faithful. Ang ipipid sa'yo niyan, pride. Kaya kahit sa church, napansin ko yun. Yung mga hindi active, yung ayaw makipag-fellowship, mga ilang taon lang, nag-umpisa ng maaga, ng maayos, I mean, nag-umpisa ng maayos, maayos siya ng kabataan niya. Bandang huli, may be successful to some degree. Hindi magpapakabisi sa gawain ng Diyos. Pag mali dun yung dealing ng pastor, medyo, alam mo na, linis. Okay? Mali na yung ginagawa, hindi na active, tapos sinupo-patay na. Bandang huli nun, nagde-demand na yan. Sadya, bakit ng church na hindi ganyan? Ganun na, ang dami ng pinupo na. Okay. Nagde-demand na ng hindi naman tama. Marami yan. Kaya yung people, watch out nyo. Kaya especially yung mga magka-college na, okay? Ngayon yung nagkakaroon na rin kayo ng ere, yabang. Yung mamalaki na sa gawain ng Diyos. Yung pastor, hindi naman siya anong magaling si pastor. Iba na yung tinitingnan. Okay, mga tao sa amin, mga member sa amin, wala naman masyadong, ako lang pinakamaganda. Ako lang matalino. Ako lang ang professional. Ako, nag-stick ako nun, medyo na sense ko yun nung una. Pero nilalaban ako, ito ba yung hinahanap sa akin ng Diyos? Kung ikaw yung magaling doon, anong gagawin mo? Maglingkod ka lang, kasi nga, tisod din sa'yo yan, yung katalinuhan, yung kayamanan. Pag hindi mo na-handle yan, may tisod dyan, mawawala ka sa church. Ang inisip ko lang dati noon, bakit ako aalis sa tamang dahilan ba? Tagal kong inano yun. Kasi nga, may mga problema din. Na dami ko napapansin na parang mali sa kolehiyo noon. Pero yun pala, lahat yun ay kailangan mong endure. At nung in-endure ko yun, naiintindihan ko lalo. Na iba pala ang church, hindi ka tulad sa iba na pagalingan sa church, patapatan yan. Kasi sa aming pastor. So,
At kaya sa church meeting, equal opportunity lahat. Bata, matanda, matalino, hindi masyado, professional, graduate, hindi. May equal opportunity tayo na maglingkod. At mag-ipon ng reward. Di ba yung sinabi niyo po yung mga yung ano, hindi kaligtas, ano, may chance na mayabang. Bakit yung may ibang Christian, mayabang din? Pwede rin talaga. Pwede, wala ko sinabing ano. Pero madalas ang save ko yun. Kasi kayo save, may babalikan ka eh. Bakit ka ba naligtas? Kung talagang ligtas ka, alam mo yun. Yung tao nag-share sa'yo, minsan nga, madalas hindi pa professional. Basta nag-share lang sa'yo, tapos kaligtas ka. Tapos ang kaligtasan, siyempre, may isa kaligtasan, wala kang magagawa. Okay? Baka iyon yung langit, pero si Kristo na matay para sa'yo. Okay? Anong yayabangan mo dun? So madalas ay hindi, yung mga totoong save, kung maging mayabang man yan, medyo may proseso nangyari dyan. Na matagal siya nagpabaya. Pero madalas yung kapag-save, medyo ano yan, medyo madaling kausapin yan, especially ng pastor siya, alam mo sino ang pastor. Kung save talaga yan, kausapin mo lang yan ng tama, approach, tamang approach, so word of God, magpapakahambol yan. Pero yung iba nga rin, may ibang-ibang ano, agenda eh. Okay? So pwede yun. So ang tanong mo doon, yun. Nangyayari yun. Kasi ang pride is across the board yan. Hindi lang yung sa unsafe. Pero pinaka yan kay Satan, di ba? Siya nag-upisa dyan. Kaya nagkaroon kay Satan eh. Tapos syempre yung mga ginagabayan niya, puro pride yan. Yung mga safe dapat wala niya, pero meron. So kaya dinideal natin yan. Alisin natin yan sa sistema natin. Sa Bible, ginawa ko yung study dito, talagang, kasi nga, nabanggit ko na malaking beses nyo eh, talagang lahat, inisa-isa ko yung word of proud, yung pride, walang positive yan sa Bible. Kaya kung ang advice ko sa inyo, follow, no? Ang terminology ng Bible, accurate yan. Kaya pag may sinabi, I'm proud to be a Filipino. Wala yun. Ang ginagawa sa'yo, hina-hype ka lang ng mga... Ano yung hype? 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 Kasi dami hina-hype, parang kunwari lang, pero parang binobola lang kayo, di ba? Tinataas lang para yung feeling nyo mataas or magaling, di ba? Pero actually, wala naman, di ba? Ganun yun eh, mga nationalism puno. Ang totoo yan, nakinabang niya yung mga naghati-hati ng mga bansa natin. Pero again, all things work together for good. Para sa mga saved, tsaka sa mga magbabahay sa Diyos. Pero kung kayo maniniwala dun sa gano'n, ako, yun ang ano ko. I'm proud of my son. Man, thankful ka lang. Magpasalamat ka. Yung ibang definition ng pride na medyo positive yung sinasabi yung self-worth. Okay, kaya ikaw proud eh, kasi uy, ako ay nagkakayanan, kumari, gano'n. Nagkakayanan ka. Positive naman yun, okay, pero either be thankful or yung self-worth. Okay? Self-worth lang, huwag mong gamitin yung pride. Ngayon, kung for the sake of conversation, syempre alam natin yung ibig sabihin nila doon. Pwede natin gamitin yun. Pero yun nga, always, kasi pag nagbabasa ka ng Bible, naaalain yung thoughts mo. And yung mind mo sa Bible, kaya kahit i-research nyo pa, tingnan nyo rin ako, baka mali ako. Tingnan nyo, kung may positive sa pride and proud sa Bible, sa hindi, wala. Okay, so very cautious tayo dyan. Eh paano kung yun nga, sinasabihan ako, magaling ka eh. Kahit sa ano, sinasabi nyo, hindi, kailangan yan para lalo kang maano. Diba, pag may yabang ng konti, umali, ano ba? So, magagamit dyan. Sa pabaho, hindi rin eh. Kasi lagi kang may, hindi sa boxing, ano rin, dapat mayabang ka. Well, hindi naman tayo sa boxing. Ano ba? Saan mo kailangan yan? Confidence, okay yung confidence. Pero pag confidence, may basis ka ng confidence mo. Ang galing mo, hanggang doon lang yun. Hindi mo sosobran yun, di ba? Well, polis ka, dapat mo mayabang ka. Hindi rin, kasi tagapaglingkod ka lang dapat. Ano ba? Kung pastor ka, lalo na. Kung teacher ka, alam mo lahat eh. Pero pag pumu-ere ka, pati yung estudyante mo, lalo nga pag sa church, pansin mo yung matay, si Soriano, bakit nahihiyabang ng mga ano niya? Kasi ganun po siya eh. Talagang inaangat niya lagi yun. Kaya yung mga maupuhan niya, mayabang na yun, dadagdagan niya pa. Lalagyan lang ng terminology ng mga Bible. Pero yung attitude, yung spirit, iba.
Okay? Yeah, yeah. In the mouth of the foolish is a lot of pride. So be careful dyan. Pwede kabalita lang, ano? But the lips of the wise shall preserve them. Ano yung them? Kaya, sino yung preserve? Yung mga tao. Sino mga tao? Yung mga wise. Okay, tanda niyo sa pagbabasa sa Bible, lagi may sabi nga nila, pag may pronoun, may antecedent na. May tinutukoy. Okay? So kaya kasi dito, in the mouth of the foolish, sa lot of pride. So sino yung may pride? Siyempre yung foolish. But the lips of the wise shall preserve them. So pag wise ka daw, ipipreserve ka mismo noong iyong lips. Diba? Sinabi rin sa James. Ha, sa Proverbs, sinabi doon, let a man, let another man praise thee, a stranger, and not your own mouth. So ganun din sa James. So yung bibig, kung maayos ka magsalita, hindi ka rin mga preacher, di ba, minsan maanghang. Ipansin niyo yung matinong preacher, kahit maanghang na yun, kalkulado yun. Hindi ka sosobra. No? Kahit pa, ano rin, ang nag-uusapan natin, yung mga masama, hindi mo sosobrahan yun. Na, okay, mga heretic, ganun din. Iba-ibang klase ng heretic. Iba dyan, naloko lang. Iba talagang false teacher. Iba dyan, talagang alaga ni Satanas. So, paano mo pag-iwa-hiwalayin yun? Depende nga sa approach mo. Hindi mo gustong dating ng ibang tao, basta ibang tao, galit ka, ikaw lang ang tama. Pero minsan yun ang akusasyon sa'yo, alamin mo rin kung ginagawa mo yun. Obviously, dapat di mo gawin. Dapat hindi ka makakusahan mo, kaya nga tayo nag-record na tayo eh. Ang silabanan niya yan eh. So, pag sinabi niya, ganyan ka, o sige, nasaan? So, yan. Okay? So, be wise. Yun lang kaya sabi ko, mga bata. So, kaya nga pinapansinin nyo, kayo minsan pag kinokorek kayo, sinabi mo ganyan eh. Kaya, yun ang sabi nila, by your words, thou shall be, sabi ni Jesus, thou shall be condemned, and by words, thou shall be justified. So, gano'n. Kung maayos yung sinabi mo, ma-justify ka, okay ka. Pero pag mali sinabi mo, ikaw rin naman yung ma-condemn. Okay? Diyan na muna tayo. Mga ba? 15 minutes lang, ha? Ganyan yan? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Mag-agad ako ngayon. Proverbs, saan? Madaming aral. At ito yung something na we can reflect with the young people. These terms, Lord, like pride, like foolishness, the wise, the wisdom. God, how many weeks, months ago, Panginoon, master nila ito, Lord. Kung sila ako yung better Christian, better servants of you, Lord. Okay, na yung soul winning, Lord, na nandito ako yung progress. Ganito ko sa pag-aaral yung salita, Panginoon, we will do this as much as we can. Hindi namin hintuan to dahil nakikilabang kami dito at mga nakikilala ng Bible characters ng mga pangkay magsalita para magkakalang dapat i-pray ng kapatuloy ang bawat isa. At add more, Lord, sinawa the Lord, Lord, na nangawa, makapwelo na sila, Lord, sila po yung pati na rin. Natin po ang napagalangin din namin, sinawa. Ang Lord, hindi mo kapaharamdam. At we pray especially, Lord, sa mga dadagdag nyo dito, maayos, Panginoon, para sa mga po na disciple, patuloy sa inyo, Lord, at eventually, Lord, hindi po ng rewards na nagkakaroon ng mga mga isa, at mga natin yung ministry, we pray. Amen. Okay, bless. Okay. Ay, talagay niyo, talo niyo na yung junior.